guys, good morning. So welcome back to my YouTube channel. This is Autovision. So magsishare ako sa inyo guys ng kunting kaalaman patungkol dito sa paano maiwasan na masira yung compressor at saka anong dahilan ng anong sisirain pagka nag high pressure yung air conditioning. So una guys, itong makina na to, itong sasakyan na to, Chevrolet yung sasakyan na to. So una, pag nagtanggal kayo guys ng mga accessories ng aircon. So una, halimbawa ito guys, itong thermostat housing niya, tapos may pipe dito, ito, may hose dito. Pag nagtanggal kayo guys, balutin nyo yung compressor ng plastic. Good morning. Balutin nyo ng compressor yung plastic para hindi mabasa yung magnetic clutch dito. Kasi pag nabasa yan at mag-build up ng corrosion, so mag-iingay yan, maglalangit-ngit yan. So kailangan yung balutin para hindi siya mag-ingay o, kasi magbe-build up yan ng corrosion dito. Halimbawa yan. Ito yung magnetic clutch nya. Yan. Yung gap dito guys, yan. Ito yung magnetic clutch nya. Yung gap nito guys, kunti lang yung gap nyan. Pag yan napasukan ng tubig at saka mag-build up ng corrosion, dahil halimbawa matagal dumating yung pyesa, maglalangit-ngit yan. Paglangit-ngit yan, guys, ang tendency niyan, ihinit yung magnetic clutch. Pagka-init yung magnetic clutch, itong damper na to, guma, ito, magnetic damper, para sa vibration to ng magnetic clutch, mawawasak yan, matutunaw yan. Ito, ayan, lapitan natin. Yan. Kaya iwasan nyo na pasukan ng tubig yan, itong area na to, dahil magbi-build up yan ng corrosion. Pag nag-build up ng corrosion, mag-iingay, langit-ngit, humming, whining, tapos din yung pinapansin yun, iinit yung body ng magnetic clutch. Pag nag-iinit yan, itong rubber damper ng magnetic clutch, matutunaw yan hanggang sa mawawasak itong guma. Pag nawasak yan, luluwag to, tornilyo na to, hanggang sa lilipad na yung magnetic clutch, matatanggal. So iwasan nyo yun ang mabasa. Kaya ko tuwing magtatanggal ako ng compressor, laging may nakabalot yan na plastic. Kasi pag halimbawa matagal dumating yung pyesa guys, at least hindi yan na mag-build up ng corrosion, dahil may cover. Yan yung tips ko sa inyo. Agaya lang yan ng bearing dito, pag nabasa yan ng tubig, at saka dito, pati lahat ng mga pulley dyan, pag nabasa, yung likuran niya at papasok dun sa may bearing, mag-iingay yan, langit-ngit. So yan yung cause ng langit-ngit, whining, humming, hissing, ganyan. Yan mga tunog. So dito naman guys, sa high pressure ng air conditioning, ano ba yung sisirain pagka nag high pressure? So una, pag nag high pressure, papuputukin niya yung mga pins na yan dyan, yung tubing niyan. Ito, yung tubing na yan, papaputukin niya yan, maglilik yan. Itong tubing na to. Yan yung resulta ng mag high pressure yung high side ng ng air conditioning. Pangalawa, itong high side ng air conditioning. Ito, paputukin niya yan. Yan yung pag nag high side yung system ng high pressure pala, pagka nag high pressure yung system ng air conditioning, ito sisirain niya yung mga mahinang pyesa.
So una yan, hose. Yan, hose. Mahina yung ano, hose. Yan. Sumunod, yung mga bulb ito. Yan. Yan yung unahin niyang ano, paputukin. Kasunod, yung condenser. So, yan yung ano. Dahil ang last is yung compressor. So, yun lang guys yung may share ko sa inyo. Sana nakakuha kayo ng kunting kalaman dito. Kaya importante, pagka nag-high pressure, kailangan palitan ninyo ng una, kung may desiccant filter siya na naka-attach sa gilid ng condenser, palitan ninyo. Pero kung assembly, palitan na lang ninyo ng assembly. Yan. So, yun lang guys, may share ko sa inyo. Kung anong dahilan o bakit nasisira yung compressor at bakit nag-iingay yung compressor. Una yon. Pangalawa, anong sisirain pagka nag-high pressure yung air conditioning. So, yan yung hose. So, yun lang guys yung ano, may share ko sa inyo. So, ito, papalitan natin to ng ano, hose ng high side. Ang problema, assembly pala to guys. Ayan o. Magkakasama yung low side at saka yung high side assembly. So, sabay sila papalitan. Ayan o. Sabay sila papalitan. So, ito guys, pwede naman to isa lang ang papalitan sana. Ang gagawin dito, guys, is kung ano, ipapuputol nyo to. Puputulin lang to. Tapos idudugtong kung may surplus, kung nagtitipid yung customer. Eh kaso, mayaman naman yung mga Saudi dito. So, assembly na. Yan yung ano natin. So, may kahirapan to guys, dahil yung hose nito guys, galing dito, dito, at saka dito, yun yung low side, dito yung high side, sumuot pa dito guys sa ilalim ng alternator, sumuot dyan sa ilalim ng alternator, dito, sa makina, hanggang doon, hanggang sa lumabas dito sa gilid, dyan, yan yung compressor, so napakahirap tanggalin. Sinubukan ko na hindi ako nagtanggal ng ganito hose. Dati kasi hindi ako nagtanggal nito. Nahirapan ako maglabas. Pati yung ano, transmission na cooler hose. Nahirapan ako maglabas. Pero dati, wala akong tinanggal. Ewan ko kung ano, baka ito siya, mas modelo to. Kaya sumikip ng konti. Yung dati kong ginawa, siguro pang ano na to eh. Kung hindi ako nagkamali, pang anim na sasakyan na to. Sa ginawa ko. Ito lang nahirapan ako na marami ako tinanggal. Mas modelo yata ito ng konti doon sa naunang mga ginawa ko na medyo maluwag-luwag konti. Yun lang guys. Yun lang may share ko. This is Autovision. So kung nagustuhan niyo guys yung video na to, don't forget to like, share, subscribe my YouTube channel, Autovision. At saka pakibisita ng FB page ko, Yubik Works TV at saka Autovision. So, click the notification bell button guys para updated kayo sa mga bagong video na ilalabas ko. So, yun lang guys. Magandang umaga. Make.